Maraming salamat, Padre Jerry, sa pagbabahaging mga points na discussed at mga bagay na nag-transpire during the first day of the National Convention Health in Davao. Datako na po tayo sa pangalawang bahagi at ito yung pagpapahayag ng mga discuss sa kalawang araw of the National Assembly for the Episcopal Vicars for Clergy. Ang second day po actually ay nag-center on the importance of communion in sacramental fraternity. Yung first part po ay tungkol sa need for the law information at binahagi ni Father Jerry yung pagkakaiba ng updating sa ritual. The updating is more academic in nature, building and developing our skills. Pero yung po pangalawa ay the need for renewal. Second day naman po ay pahalagahan ng communion sa sacramental fraternity. At alam naman po natin na ito ay napakahalaga as it is a valuable help for the ongoing formation of the clergy. Ano po ba ang implications ng communion with the presbyterium or the presbyterate sa ating kapwa parin? Meron pong tatlong implications. Una, ito po ay isang theological truth. And what does it mean when you speak of communion as a theological truth? Because the basis of our communion as a presbyterium ay nagdadaling po sa communion with the Trinity. Sapagkat yun po talaga ang pangalagahan ng communion. Itong ganap na larawan ng pagkakaisa sa simbahan, lalo-lalo po sa kapalitan. It also implies communion with the whole church because primarily, we were ordained for the church and our role is to enhance the common priesthood. Sabi nga ni Father Jerry kanina, ang beneficiary naman talaga nitong ongoing formation ay hindi lang tayo, kundi primarily, yung mga tao po na ating pinaglilingkuran. But communion will never be possible kung tayo po ay hindi nakikisa sa ating kapapahan. Kaya napakalala po yung communion with our fellow priests. Secondly, this communion also implies that formation is an interpersonal event. Because we grow in a community, we relate with one another, we grow and journey together as a family. Kaya po ay interpersonal event. Hindi pwedeng ipoformula yung sarili mo at para sa sarili mo lang. Kaya may awit din sasabi, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. So we live for one another, we live for the church, and formation is an interpersonal event. At yung pangatlo po, ito ay isang factual experience. Talagang dapat sa katotohanan at nakikita sa ating buhay at karanasan. Sabi po ni Father Noel during the second day that the presbyterium is a privileged place where the priest should be able to find
specific means of formation, sanctification, and evangelization as well. Because this is where we belong. This is our family. No? Isang pamilya po tayo. Kaya ang Presbyterian po ay dapat maging area and space or place for formation that we help one another grow maturely and spiritually. A place for sanctification and evangelization. Po, hindi ko na po masyadong paniliwanag as it is of course very clear. And how do priests celebrate intimate sacramental fraternity? Paano daw po yun? May tatlong areas. Ang una po ay yung pastoral charity. At ito po ay napakalinaw na nanggalan po ito sa Pastores Double Office. Alala po si the late Monsignor Don Dito. Lagi sinasabi yung Pastores Double Office. Para mas mabilis. Shortcut. Pastores na bogis. Kaya yung pastoral charity po ay napakalit. And of course, nagagawa din natin yan in our pastoral ministry and specifically, more importantly, sa ating priestly fraternity. Yan po yung paano daw natin isa-celebrate yung tinatawag na intimate sacramental fraternity through pastoral charity, pastoral ministry, and priestly fraternity. And there are also expressions of sacramental fraternity. Ano daw po nakikita sa isang Presbyterian na merong strong and clear sacramental fraternity? O may mga binanggit pong mga halimbawa. Ano po ay fraternal meetings. Yan, kitang-kita po yan sa mga vicariates. Kung kayo po ay merong regular meetings. Yung mga pari po ba within your diet ay umatalo sa mga buwa ng pagpupulong. Hindi na po, hindi po mawala dyan yung ating 30-monthly assembly. Makikita ang ating sacramental fraternity through fraternal meetings. Noong pong time na yun, tuwing hapon, nagkakaroon po ng workshops. At dito, ang mga pari po dumalo ay minumulat sa katotohanan that there are priestly associations na pwede mong samahan at posibleng makatulog sa iyo sa paglabaw sa buhay pagiging pari. Nung po nalaman na si Monsignor Allen pala, former parish priest na Ayala na pa, ay member ng Yesu Caritas. A priestly association inspired by Charles de Foucault. Kaya ever again yung kanyang lifestyle. Napakasimple. Ay nakakasay sa isang restituyosong parokya. Pero simple lang siya sa kanyang pamumuhay bilang pari. Nandun din po si Estela, si Georgie, na alala ninyo. Pinabili po sa atin ang hindi, yung grupo ng kawal ng Iban. At nandun din po ang, of course, ang Opus Dei Movement. Ang ganyan, ang Opus Dei Prelature. Sorry po, hindi ako pamilya. And then, ayun, naman ang doon, Yes, Caritas. Popularity, Apostolic Union o Virgin. Marami pa kung iba. Inaanap ko kasi Padre Ryan kayo para mag- pagkilala ng Lord pagkita ang Bibi. O, Nazaret, meron pang Galili, meron pang Damor, meron pa, marami pang iba. Okay. Yan, tagbarbal. Hindi kasi ako nakasama sa mga grupo. Hinati po kami kasi sa iba't ibang groups. At yun po pumapasok din yung tinatawag na spiritual direction and confession. At alam naman po natin yung pangalagawin nito sa buhay natin bilang pari. Siyempre, yung retreats, dapat meron din na common table, pagdating mo ng misa and common life. Pero hindi naman tayo talaga religious, specifically by nature, pero mahalaga na bilang isang Presbyterian, eh meron tayong isang buhay na sinasabi buhay, pinapari. Dapat laging mapari at darawal ng pag-ibig pari yung buhay natin.
Meron din pong tinatawag na barriers to intimate friendship. Yan. Parang yung blocks na sinasabi ni Father Jerry kanina sa first stage ng confession. Ano ba itong mga malaki ito, barriers to intimate friendship? Yan. Una daw po, the failure to look within and deepen out capacity for intimate connections has increased the experience of isolation, loneliness, and stress. Totoo po yun, no? Kapag hindi mo nakikita yung kahalagahan na pagkakaroon ng intimate friendship within the ranks of priests sa ating presbyterium, nag-increase ka po rapidly yung experience ng isolation, loneliness, and stress. Yan. Na iiwalay mo agad yung sarili mo sa karamihan. And you start to feel lonely, tapos nagiging stressful ang buhay. Unhealthy behaviors such as gambling, alcoholism, drug abuse, workaholism, sexual addictions, whether spiritual or factual, and compulsion that are often used to fill the void of one's experience of emptiness. Kaya nagulupo tayo. Kaya anong resulta? Many of us start to look for love in all the wrong places and found ourselves still wanting. Wala tayong ganap na kaligayahan. Sapagat hindi natin natatagpuan kung saan natin talaga hanapin yung tunay natin kaligayahan. Kasi mali yung napupuntahan natin, yung mga occasions na napupuntahan natin, mali. Kaya in the end, naghahanap ka pa rin. You find yourself still wanting. Barriers to intimate friendship in a subculture of a presbyterium. Meron yung buka lang yun, no? Una po, papasok yan yung mistrust due to the following. Yan, playing favorites. Belonging to a circle, a special circle of priests. Naalala ko nung una, may mga nabinig ako ng mga peer groups. May mga maskulatos. Mayroong mga anak ng Diyos. At maskulato. At mga loon pa. Ayan. Nandiyan po yung gossiping, backbiting, and we know, of course, of drug mentality. Yung laglagan po, nangyayari po yan. Like I said, yan. Laglagan ng palda o pantalon. Laglagan naman po yun, no? Laglagan. Naman po yung laglagan. That is betrayal of confidentiality. It happens. Hindi lang mo sa diaries natin. Hindi, nag-experience din po yan, ha? Nakararami. Papasok din po doon yung tinatawag na individualism and parochial mentality. Pag sinabi yung individualistic na, sumalangin ko na lang, solo, lalo yung mga sarili ko sa karamihan. At yung parochial mentality naman po, yung pagiging narrow-minded. In a way, parang minimalistic. Hanggang dito na lang ako. O, wala namang mangyayari dyan. O, sasakay na lang ako dyan. Para lang masabi na ako ay nag-iisa. So, narrow-minded. Yung pangatlo po ay functionalism. Lahat ay nauwi sa trabaho lang. So hindi na nagiging personal. Hindi lahat ay trabaho lang. Kasi sinabi ni Bishop eh. Kasi trabaho rin ito. Kailangan rin ito. So lahat nare-reduce to a function. Parang trabaho nila na. And of course there are problems with Episcopal leadership. Kapag ang isang programa po ay disuportado ng bispo, siyempre hindi yan tutuloy pa. Kaya sa anumang programa na may kinalaman po sa ongoing formation, the bishop must be strongly convinced na itong bagay na ginagawa para sa kaparihan ay talagang kinakailangan para sa pagunlad ng mga pari at ng buong simbahan sa mga. Elements of deep friendship
tatlo lang po yan. Una, yung capacity to commit myself. Ang pangalawa po, must be rooted in mutuality and equality. At yung pangatlo, integrity and deeper growth. And the second day concluded with the biblical text from the Gospel of St. John, chapter 17, verse 21. Ito po yung famous na ut unum sin. That all we know.